Pinagtibay ng Korte Suprema ang pagbasura ng Sandigan Bayan sa kaso laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos, kagnoy ng pagmamayari ng ilang resort at hotel sa bansa. Ibinasura ng Supreme Court First Division ang petition for review na inihain ng Presidential Commission on Good Government dahil sa lack of merit. Ang aligasyon sa kaso, gumamit ng dummies ang mag-asawang Marcos para makuha ang ilang kumpanya at property tulad ng ilang resort at hotel, kabilang ang ilang nasa Cavite at malapit sa dating Nayong Pilipino. Ibinasura ito ng Sandigan Bayan noong Hunyo. Sabi nito sa desisyon, hindi sapat ang ebidensyang iprinisenta ng prosekusyon para patunayang ill-gotten ang mga ari-arian, bagay na sinang-ayunan din ng Korte Suprema. So, sorry. Ayan. So, ayan po ang balita na yan na kung saan, di ba, ang nag-desisyon po niya sa Sandigan Bayan na ngayon, sinang-ayunan din ng Supreme Court na parang kulang-kulang daw. Okay? Parang kulang-kulang yung ebidensyang pinirisinta ng PCGG noong time noon. Noon pa yan yung kaso na yan. Gayunpaman, dito makikita natin yung impluensya ng hindi naman, syempre walang aamin. Definitely hindi naman aamin po ang administrasyon na meron sila impluensya sa Sandigan Bayan at sa Supreme Court. Wala naman pong aamin ng ganun. Pero sabi ko nga, isipin mo na lang ha, sa tagal-tagal na ito'y pinag-uusapan, ang tagal-tagal na dinidiscuss sa lahat ng mga forum, even sa court, magkakaroon ng desisyon sa panahon na ang presidente ay yung anak. Diba? Kaya nga, ako actually hindi na ako nagulat dahil yun nga ano, diba? Yun nga sa tax bumaligtad na kwento, di ba? Baligtad na kwento ngayon tungkol dun sa estate tax. Ngayon naman, ito. Oh. At sigurado ko, kahit yung ibang mga kaso sa ibang bansa, sigurado tayo. Wala na yan. Wag na ho tayo mag-expect. Goodbye na yan, goodbye. Actually, nung tinitingnan ko at inaaral ko nga yung mga tungkol sa ill-gotten wealth na yan. Iba-iba ang dati yung Supreme Court sinabi na meron, tapos na hindi maipaliwanag na yaman. Wala. Hindi naman, eto ha, hindi naman kagad sinasabing corruption eh. Hindi yun ha. Basta, hindi, ibig sabihin ng ill-gotten wealth kasi, hindi maipaliwanag na yaman. Okay, ibig sabihin, hindi maipaliwanag kung saan nakuha. Okay, pero it doesn't mean necessary corruption na kaagad. Pero ang punto nga dito, may yaman. Okay, hindi ho inaalis yung issue na meron ba o wala. Meron. Okay, hindi ho yun ang inaalis doon kung meron o wala. Ang tanong, papaano nakuha yun? Yung yaman na yun. Akala ko ba, dating ang propaganda nila, dati pa nga daw magsasakayan, si Marcos, naging sundalo. Yan yung dating yung kwento nila . Tapos eventually naging senador at naging presidente. Yumaman. Yun lang asimple yun, di ba? Tama, alam mo, sabi nung iba diyan ha. Actually, kaya diyan lumabas yung kwento ng Talano Gold. Alam nyo ba 'yon? Kung saan na ipasok 'yan? Kasi there was a time na talagang sobrang yaman ng mga Marcos. Sobra, limpak-limpak na salapi ang meron sila. Tapos merong naglabas niyang teorya na yan kasi na meron daw nakuhang mga gold ang mga Marcos kaya sila mayaman. To justify yung yaman nila, ipinasok yung kwento ng mga gold. That's the true story niyang Talano Gold na yan. Naintindihan nyo? Yan kasi baka isipin nyo, bakit saan ang galing ba yung Talano Gold? Yun yung kesyo nakuha. Tapos di ba may interview pa nga si Imelda noon na parang sinakyan niya yung interview na may gold sila. Tandaan niyo yun dahil daw yan mga nahukay o whatsoever. So ha, patong-patong na kwento na yan. Dahil sa Talano Gold, dahil sa ganitong gold, kaya yumaman sila. But the fact remains,
na ano, yumaman sila during the time na sila ang namumuno sa bayan natin. Yan ang totoo dyan. Hindi mawawala yan. Hindi ho yan mawawala na fact. Ngayon, kung yan ba ay galing sa bayan, ibig sabihin, kaban ng bayan ba yan? O yan ba ay, yan ho ay mahirap patunayan. Wala naman ng korupsyon na merong resibo tulad ng sinabi ko kaganina. Wala namang korupsyon na merong kang pipirmahan o mangungurap ako ng 1 billion. Ito, resibo. Walang ganon. Di ba? So, ang punto lang dito, napaka-ironic lang. Lahat sa panahon ng kanyang anak na kung saan siya ang presidente, unti-unti nang nabubura lahat ng kaso. Yun lang yun. Kaya nga, maganda talagang titulo nito, eh, Bagong Pilipinas, Bagong Kasaysayan, Bagong Yaman. Hindi, yun ang totoo. Tapos ang ano nga dito, eh, dapat nga maganda rin ano hindi dito. Eh, kalimutan na ho natin. Wala na tayong magagawa. Actually, ako, gusto ko lang sabihin to nung pinapanood ko tong ano na to. Kalimutan na ho natin. Kalimutan na natin yung ill-gotten wealth. Yung yaman ng mga Marcos, kalimutan na ho natin. Sila na presidente, wala na, bago na istorya sa lahat. Wala na. Bago na lahat ng istorya. Eh, ito nga eh, isipin nyo to. Harap-harapan na tayo ngayon, kinakatkong. Eh, wala pa nga tayong imik eh. Paano pa kaya yung mga kasaysayan? Mantakin mo 3,000 logo. O ilang araw lang, pinatay kagad sa media. Alam nyo na. $49 million na Love the Philippines advertisement and slogan. Wala na. Oh. 3 million, tama, 3 million, sorry. 3 million, ha? Oh. Ano ba sinabi ko, 3 billion? 3 million, 3 million, ha? So, wala na, oh. Wala na ho talaga. Sa... Kung ito ngang harap-harapan ngayon eh, walang umiimik. Ito harap-harapan, kinalimutan ka agad. How much more yung dati? Nagigets nyo ba? Kung yung ngayon nga, parang wala pang 1 linggo patay sa media. Oh. Ah, sabi mo 1,000. Ah, oh, 3,000. Sorry, sorry naman. 3 million po, 3 million. So, ito lang eh. Kaya nga, wala eh. Huwag na tayo mag-expect na meron pa tayong mababawi sa mga yaman ng mga Marcos noon. Ulitin ko ha, merong yaman. Hindi ho dinideny. Kita nyo naman, nung nagkaroon ng auction, di ba? Nagkaroon pa sila, binibenta pa nila lahat ng kayamanan nila, mga gold, lahat. Oh, paano sila nakabili noon? Paano? Tapos yung mga lupa, wala. As in, parang... Sinasabi lang ngayon, oo, meron sila niyan, pero walang patunay. Ganun lang simple yun eh. Meron sila niyan, yung yaman na yan, pero walang patunay na yan ay korupsyon. Eh, sa bagay. Parang yung mga kongresista natin, di ba? Yung biglang yaman na mga kongresista at biglang yaman na mayor, may Ferrari. Di ba? Isipin niyo yun, ha? Dati lang siyang sumisigaw-sigaw dyan ng ano. Chris Logis. O, sa pula. Sa puti. Ganun siya. Tapos ngayon may Ferrari na. Kasi nga po, walang resibo ang korupsyon. O. Eh, yun na nga eh. Kaya nga, alam mo, nakakalungkot lang dahil... Kitang-kita natin yung mga kongresista natin, yung mayaman. Yung mga mayor natin, yung mayaman. Yung mga senador natin, yung mayaman. Limpak-limpak na sa lapi. Nakakagastos ng 50 million kada eleksyon. Hindi, eto na lang eh. The mere fact na yung mga kandidato, mga congressman, mga senador, mayor, nakakagastos ng 50 million mahigit sa isang eleksyon. Wow! Sangka pa, 'di ba? Sangka pa. Sang sa ano sa tingin mo? Galing 'yun sa bulsa nila.